Kamusta mga kapisda kong job seekers at naghahanap ng trabaho dito sa New Zealand? At ngayon naman guys, pag-usapan naman po natin kung paano ba talaga mag-apply dito sa New Zealand. I-share ko po sa inyo yung aking experience po kung paano po yung pag-apply ko po dito sa New Zealand. At kung bago lang po kayo sa akin channel, huwag niyo po kalimutan mag-like, subscribe at pakihit na rin po yung notification bell. Appreciated ko po yan dahil pag-usapan po natin dito yung life, jobs and opportunity dito sa New Zealand. At ngayon guys, hindi po natin papatagalin pa. Last week po, bali nag-upload po ako ng video tungkol po dun sa in-demand jobs dito sa New Zealand. At ang dami pong nag-comment sa akin nung senior ko din po sa Facebook. Kalimitan po, how? I'm interested. Paano po ba kayo nag-apply? Kaya ngayon, mayroon po dito sa aking description box yung online application. I-click nyo lang po itong link para mapanood po yung video kung paano po mag-apply through online. I-share ko na rin po sa inyo kung paano po ba mag-apply from other country, from Middle East, from Japan, bali na cross country po sila at nakarating po sila dito. Pero sa ngayon guys, take note, mag-ingat, mag-ingat, mag-ingat. Kasi sa ngayon po, talagang totally closed border po dito sa New Zealand. Ang dami po kasing nakapost sa Facebook, nag-hiring po sila ng mga trabaho dito sa New Zealand. Dapat maging aware po kayo at isipin niyo po na wala pa pong job offer para sa mga overseas dito sa New Zealand. At ngayon guys, simulan na po natin step by step po kung paano po ako nakarating dito. So kagaya ko po, wala po akong experience ng construction work. Ang nagiging experience ko naman po, isa po akong company worker. Bali yung company naman po namin, yun po yung fabricator ng mga panels, yung mga assembled panels from Philippines papunta po sa Japan. Isang private company po yun. Bali, yun din po yung nagiging first job ko po, yung company na yun. Tumagal po ako doon ng almost 6 years. Pero sa 6 years na po yun, bago po ako nag-resign, bali nag-apply po ako ng trabaho kasi in demand po yung carpenter sa Japan noon. Kaya sinubukan ko pong mag-apply. Bali, nagpa-shifting na lang po ako ng schedule ko. Nagpa-skid po ako ng panggabi. At nag-apply naman po ako pagka-araw. Pumunta po ako sa agency. Kaya naman po ako nagpa-shifting ng panggabi po kasi pagka-araw po, nilalakad ko po lahat ng mga documents ko. Lahat ng mga requirements ko po para sa application ng hiring para po sa Japan. Kaya doon po nagsimula yung experience ko po from company worker din. Nakapag-apply din agad ako sa Japan. Bali 6 years po yung local experience ko at nakapag-Japan naman po ako ng 3 years bilang isang carpenter po. At nung nandun pa po ako sa Japan, bali 2 months na lang po bago po ako uuwi sa Pinas at ma-finish ng aking contract na 3 years. Doon po ako nagsimulang mag-apply ng trabaho para dito sa New Zealand. Kahit na nag-offer po yung company namin na pwede po kaming bumalik, mas pinapriority ko po yung mag-apply po dito sa New Zealand nun. Kaya 2 months pa lang po, nag-apply na po ako online. Bali, may mga accredited agencies po sa Pilipinas. Nagpasa lang po ako ng mga requirements ko po. Hindi lang isa, hindi lang po dalawa. Marami din po akong mga agency na pinasahan ko po ng aking mga requirements po. Nag-apply po ako online, nag-email po ako sa kanila at sinend ko po yung mga documents ko. Pina-scan copy ko po lahat yun. Kinumplito ko po at kinumply ko po lahat ng mga kailangan nila. After po nun, naging okay naman po at maraming kumontak po kagad sa akin habang nasa Japan pa nga po ako. Yung ibang agency po nagtanong po kung kailan po yung uwi ko. Yung iba naman, nagbigay naman po sa akin ng contacts na pagka-uwi ko po, tawagan po sila kaagad. So yun po, pagka-uwi ko po talaga, dahil kompleto naman po ako ng requirements ko, maliban lang po sa NBI po,
inasikaso ko po agad kasi sa situation ko po noon, pagka-uwi ko po, wala po atang, bali 4 days pa lang po, tinawagan na po kagad din ako ng aking agency na meron daw po akong employer's interview. So nakakatuwa po kasi parang dream come true na po na kahit hindi po ako babalik ng Japan, at least matutuloy po yung opportunity ko po na makapagtrabaho sa New Zealand. At awa ng Panginoon ay natanggap naman po ako ng interview. Kaya naging tuloy-tuloy po yung process ko nun. Nagpa-medical na lang po ako bukod po sa aking NBI kasi yung NBI ko po. Ayun na lang po yung nagiging kulang ko yung NBI po kasi expired na po yung NBI ko nun. Kaya kailangan pong kumuha ng bago at saka yung medical. Medyo komplikado po kasi sa medical kasi napakahigpit po talaga dito pala ng medical para po sa New Zealand. Pagdating po kasi sa medical dito sa New Zealand, may mga hospital lang po na pili at accreditation po para po sa medical examination po. Kaya napakabilis at napakadali lang po talaga na kung paano po mag-apply dito sa New Zealand. Yun po kung lahat po ay kompleto po kayo sa documents at qualified skilled worker po kayo, mabilis at madali na lang po yung pagpasok ni po dito sa New Zealand. So ito po yung mga list of requirements po na kailangan ni po. Passport, NSO or PSA, air registration, work certificate, NBI, PIDOS, at saka po yung medical examination po. So pag yun po lahat makompleto niyo po, yun na po yung chance niyo po para mag-apply at magkaroon po ng trabaho dito sa New Zealand. So kumpletuhin nilang po lahat ng mga kailangan po, i-provide nilang po lahat ng mga documents para po mas mapabilis at madali lang po yung application. Bali, sa mga nagbabalak naman po na mag-cross country from Japan, from Middle East, pwede naman po din kayong mag-apply online lang din po. I-provide nyo lang po yung mga documents. I-scan copy nyo lang po lahat ng mga certificates nyo para po i-submit nyo po sa agency. Kasi dito po, pwede po kayong mag-direct application dito sa New Zealand. As long as meron po kayong job offer, yun po ay may mga agency din po dito na pwede pong applyan. Kung sa bansa nyo po ay meron din pong New Zealand accredited na medical examination. Kaya kung meron pong accredited na New Zealand medical examination po sa bansa nyo, pwede po kayong mag-cross country at mag-apply po direct dito sa New Zealand. Pero paalala lang po talaga ngayon guys, wala pa pong hiring talaga ngayon dito. Wala pa pong mga job offer dito. Kaya antayin na lang po talaga natin yung tamang time para po mag-apply. Pero at least sa ngayon po guys, alam niyo na po yung mga kailangan. Alam niyo po yung process kung paano po mag-apply dito. Kaya para sa inyo guys, hindi man po sa ngayon, darating din ang time na makapag-apply din po kayo at mabigyan ng pagkakataon para po magtrabaho dito sa New Zealand. Kaya good luck and God bless po.